Ito po ang ikalawang bahagi ng In Pursuit of Christ's Likeness. At ngayon po ay tutuklasin natin kung ano ang ibig sabihin ng imahe ng Diyos. Sabagat, para sa marami, ang imahe ng Diyos ay ang anyo ng tao. Ito nga ba ang imahe ng Diyos na ipinagkatiwala doon sa Hardin ng Eden? Yun nga ba yung wangis ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila? So hindi po yung ating interpretasyon sa bagay na yan ang kailangan natin tingnan. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito. Ano nga ba itong image of God na ito na kailangan ay maibalik sa tao? Nasira nga ba ang forma ng tao? Nasira ba ang kanyang anyo nung siya ay magkasala? At ako hindi naniniwala na nasira ang kanyang anyo. Kung siya ay napicturan doon sa Garden of Eden, the same thing na siya rin larawan after na sila ay nagkasala. But there was that something na nasira at ito ay yung wangis ng Diyos na ito. Ano nga ba ito? Nais kong narin kayo sa aklat ng Efeso 4:24 na kung saan ay nababanggit ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga isinulat. Sabi po roon, sabi, "And to put on the new self, created to be like God, in true righteousness and holiness." So diyan ay binibigyan tayo ng clue na ang imahe ng Diyos na katulad ng nasa tao nung una ay iyong righteousness and holiness ni God. At ako'y naniniwala, yan ang nawala ng tao nung nagkasala kasi kalaban ng kasalanan ang katuwiran at ang kabanalan. You cannot have both of them. You can only have one of them, whether you are sinful or holy, whether you are living in sin or you are righteous. So, ako'y naniniwala, yan po ang imahe ng Diyos na nasa tao noong una. At nais kong basahin ang sinabi ng, Zechariah, after that, Simeon, sa nung ihandog ang Panginoon sa Kristo, ito ang kanyang nabigkas sa Lucas 1:34-35. Di po ako sigurado kung si Zacharias o kaya ay si si Simeon ay sa kabanata 2, si Zacharias ang sa unang kabanata. Pero ganun pa man, sabi po rito, "To rescue us from the hell of our enemies and to enable us to serve Him without fear in holiness and righteousness before Him in our days." Dito ay tila nababanggit niya na ang tunay na kasalanan ng tao ay ang kasalanan na kung saan ay humahad lang sa kanya sa tama at katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos. Yan po ang kanyang papuri sa Diyos dito. And sabi niya, ulitin ko po, "To rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear in holiness and righteousness before Him in all our days." Alam niyo sa totoo lang po, na ang Panginoon ay pumarito, inakala ng mga Hudyo na ang kanilang kaligtasan ay sa kamay ng kanilang mga kaaway, ng mga Romano. Hindi nila alam na ang talagang kasalanan, ang kalaban ng tao, ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos. So ang Panginoon ay hindi niya inililigtas ang mga Hudyo sa kamay ng mga Romano sapagkat meron po silang talagang tunay na humahawak sa kanila, umaalipin sa kanila, at walang iba kundi ang kasalanan. At doon iniligtas ng Panginoon ang mga Hudyo, una sa lahat ng tao, sa kasalanan. And so yun ang papuri ng taong ito sa Diyos na kung saan ay sinasabi niya, "To rescue us from our enemy," sabi niya, "and to enable us to serve our God without fear and in holiness and in righteousness before Him in all our days." And that supports Ephesians 4:24, na ang talagang imahe ng Diyos na nawala doon sa Garden ng Eden ay yung holiness and righteousness.
At yan ang unang ginagawa ng dugo ng Panginoon sa atin. The blood of the Lamb will make us perfect before the eyes of God. Will return back. Ano mga kapatid? Ibabalik yung imahe ng Diyos. And so even na tayo ay baguhang Kristiyano, it will enable us to serve our God. It clears our conscience dahil na rin sa kalinisan na nakamtan natin sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos, dahil na rin sa binayaran ng Panginoon sa kanyang dugo ang ating mga kasalanan. When we believe in Christ, ay makikita natin na tayo ay isinama ng Diyos sa mga matuwid dahil sa ating pananampalataya. Of course, I have explained all these things in my video regarding salvation. Kaya maalawaan ninyo kung ano ibig sabihin nun. It's just believe, that is dead faith. Hindi lang ibig ko sabihin. It was a belief na talagang buhay na pananampalataya. And it is something with that. When you believe in the Lord Jesus Christ, or when you believe in the gospel about the Lord Jesus Christ. Now, yan po ay doon natin makikita that when we were cleansed through the blood of the Lord, Jesus Christ, ay handa na tayo muli ng katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos. Kaya maging maingat tayo doon sa mga Kristiyano na hindi talaga nalinis sa kanilang mga kasalanan, na ang kanilang ginagawa higit sa lahat ay ang paglingkuran ang Diyos ng napakaraming bagay kaysa sa sila ay mayayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Everything will not be acceptable apart from holiness and righteousness. Yun ang nais ng Diyos una sa lahat, na ma-restore sa tao. At yun ang image ni God, righteousness and holiness. Pwede bang banggitin mo yan sa kasama ko? The image of God is the holiness and righteousness of God. The image of God in man is the holiness and righteousness of God in us. Now, nang pumarito ang anak ng Diyos, ay paulit-ulit na binabanggit na si Kristo ay nasa imahe ng Diyos. 2 Corinthians 4:4. Bagamat ito sa pasimula ay tungkol sa Diablo, ay binanggit sa bandang huli. Ang sabi, basahin po ng buo, "The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." Who is the image of God? So, kung paparito ang Diyos, ay yung Panginoon Jesus Kristo ang kabuuan ng Diyos. It's not the form. It's not the form, but it is the righteousness and holiness. The way He lives, or the way He have lived here on earth, ganun po talaga ang Diyos. He is the exact representation of the Father. Kaya nga, kung titignan ninyo ang Biblia, kung nais mong makita ang Ama, just look unto Jesus. Wala pong nakakita sa Ama kahit kailan. Don't try to understand the Father and not knowing the Son. Ang anak po ang magpapakilala sa Ama. And there are religions na gusto nilang sa Ama ka muna. Kilalanin mo ang Ama. Ganyan maraming, mga ilang sa reliyon sa mundong ito. You cannot go directly to the Father. Without knowing Christ, you cannot know the Father Himself. When you understand, when you know Christ, makikilala mo ang Ama. Kaya nung sabihin ni Philip sa kanya na, "She was the Father. I have been with you for a long time, Philip. And you say, she was the Father. Sabi niya, if you have seen me, not because of that form, you have seen the Father. Not because of that form, but because of His acts, the way He treated men, the way He mingled with men, the way He talks, the way everything." Ito ang Diyos na nagkatawang tao na makikilala natin ang Ama sa pamamagitan niya. Yan po ang Panginoon Kristo. He is in the full image of God. But what does it mean? It's not His form. It is His righteousness and holiness in life. And so sabi ng Colossians 1:15, "The Son is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation. See, the Son is the image of the invisible God. You can never see the Father. Ang tinutukoy niya na God dito ay ang Ama. And so, yan din ang sinabi ng John 5:18. No one has ever seen the Father, but the Son revealed Him to us. Oh, sorry, John 1:18. Doon po natin mababasa na ang anak po ang nagpapakilala sa Ama. And so, makikita natin, ang punto dito mga kapatid, is that the image of God is not the form, but it is the righteousness and holiness which the Son of God came and bore that image of God, that Adam, the child of God, the Son of God, doon sa Garden of Eden, nawala ngayon, but now he is the second or the last Adam na bearing that image of God upang sa ngayon ay i-restore niya sa tao. The first Adam lost the image of God. Here is the last Adam that is going to restore the image of God in man. And so we need to know Christ. We need to understand Christ. Na kailangan ay, kung gusto natin ma-attain yung Christ-likeness, ay kailangan makilala mo ang Panginoon. There's no life without knowing Christ. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kung tinanggap mo lang ang Panginoon, pagkatapos ay hindi ka natuto na magkaroon ng closeness sa Diyos at hindi mo natutunan ang kanyang mga salita, you do not grow in knowledge and understanding. You have another Christ. Iba ang Jesus na natutunan mo. Hindi ka lumalago sa relasyon mo sa Diyos. Sabi ng John 17:3. This is eternal life, that they may know you as the only true God and Jesus Christ whom you have sent. So dalawa ang kailangan mong makilala, ang Ama at ang kanyang anak na isinugo. And the fact na sinabi ko na hindi mo makilala ang Ama na maliban na makilala mo ang anak. So kilalanin mo muna ang anak at doon ay makikilala mo ang Ama and then you will have eternal life. And that is a process. Kaya nga, pursuit natin ito. To know Christ is to believe in Him and to know Him and then to live like Him. To live like Him. Mababanggit ko ang lahat ng mga ito sa mga susunod na kabanata nito. Pero nais ko muna ipakita sa inyo na yung imahe na yon ng Diyos is not the form but it is the holiness and righteousness. And Christ came with that full image. He has the full image of God. Kaya nga ang halimbawa sa atin ng Panginoon sa Kristo ang kailangan nating tularan. Hindi kung sino-sino mang preacher niyan. Maging maingat po kayo because there are a lot of preachers na kala mo mga totoo sila because they are after the form, having the form of Godness but denying its power. We need to understand, we need to know Christ. Siya po ang ating model. Siya po ang ating pinaka-dictionary ng buhay sa harapan ng Diyos. Kaya kung hindi mo makikilala ang Panginoon, it is impossible for you to live like Christ. And if you cannot live like Christ, the Father will not be pleased with you. So from the very beginning of life, of Christ's life, kailangan nating makilala siya. Kaya unawain natin siya. Paano siya nabuhay dito sa mundo ito? Sapagat doon lang tayo makapabuhay ng katulad niya. E kung tamad kang mag-aral, tamad kang unawain kung sino si Kristo, o kaya ay hinahaluan mo ng kabulukan ng iyong pananampalataya, yung iyong reliyon, you can never know Christ because only the Holy Spirit will reveal to us the Christ and the Father. He will help us to know Christ and the Father. He is our help. To know Christ and the Father, the Holy Spirit, and without holiness, no one can see the face of the Lord. No one would understand. So, itry natin ang ating best. I'm no better than you. I'm the same as you are, mga kapatid. Yan po ang katotohanan. But I'm trying my best. I'm struggling with my flesh. That's the truth about this. But the fact, kapag hindi ka nag-struggle sa iyong laman, ay sapagkat, hindi ka nangangarap ng maayos na buhay sa harapan ng Diyos. And so I congratulate those who have been grieving for their sin. Yan po ang nais ng Diyos na makita sa atin. Hindi yung natutuwa tayo sa kasalanan. We struggle for
against sin in this world. At yan ang nais makita ng Diyos sa atin. Not that we are already perfect. We are moving to that perfection because Christ, our Lord, our model, our dictionary of life, is a perfect human being. Kaya, sabi nga, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Why? Because Christ is perfect. And we know we need to grow to that perfection like Christ. It cannot be in a day, it cannot be in a month, it cannot be in a year, but throughout our life. Pero ang mahalaga niyan, ikaw ay nagpupursigi sa Christ-likeness. Pero hindi yung pabaya tayo sa bagay na ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, when you have a different direction, na katulad ng ginagawa ng marami, I need to expose this, mga kapatid, na maraming Kristiyano ang kanilang hangad sa kanilang mga miyembro ay yumaman, pagpalain ng kayamanan, pagpalain ng mga material na bagay sa bagay nito. Tignan niyo ang Panginoon, ganyan ba siya namuhay? Yan ba ang kanyang ipinanginganyo sa kanyang mga disciple noids na? Kaya ang layo po ng direksyon ng mga mananampalataya sa tunay na direksyon na ninanais ng Diyos sa buhay natin. Napakalayo. Kaya warning po ito sa atin. Dahil ang plano ng Diyos ay maging katulad ng Panginoon. I will show you a lot of verses here as we go on. But now I'm proving to you that the image of God is righteousness and holiness. Christ came to bring that righteousness and holiness, and He is our model, and He wants to restore this to us. Anyway, basahin ko po sa inyo sinabi ng Colossians 2:9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. So, ang Diyos ay nabubuhay dito sa katawang lupa na ito. But He is not. Of course, ang ibig sabihin ay, kung magkakatawang tao ang Diyos, wala iba, ito na. Ang Panginoon sa Kristo, He is fully man. But, Siya ay perfect sa kanyang righteousness and holiness. Now, Jesus came to restore that image in a man. Yun ang mahalaga doon. Kung paano nawala ni Adan, yan po ay binabalik ng Panginoon sa Kristo sa atin. And it is not one time. Pwede doon sa umpisa, pero habang nabubuhay ka pa, we need to conquer this as Christ conquered the temptation in His life. There was a tendency that Christ fall into sin. Pero talagang kinonker ito ng Panginoon because he wanted to be an example for us who believe in Him. His brothers. Magandang matutunan natin yan later on. Marinig ninyo lahat ito, mga kapatid, na pagkatapos muling mabuhay ng Panginoon, maaralan nyo, sabi doon, firstborn from among the dead, kung ang Panginoon ay bugtong na anak, naniniwala ako doon. Pero kung sinabing siya'y pangalay, nasaan ang mga kapatid niya? And sabi ng Biblia, you are my brothers if you do what I commanded you. And sabi niya, who is my brother and my sister? They are the ones who obey God. Obey those which they hear. So, naging kapatid tayo ng Panginoon. I will, sabi niya, declare your name to my brothers. Nung siya muli nabuhay, sinabi niya, go tell my brothers, ang tawag niya sa mga lagad. Nakakahiyaman, ano po? Pero yun talaga ang ginawa ng Panginoon. That's why He was called the firstborn from among the dead. Pangatay natin siya. Nakakahiya. Pero yun ang binigay ng Panginoon na posisyon sa atin, na totoong mananampalataya. Kaya kung ikay nabubuhay, na iba ang iyong mga pinaggagawa, nasabihin ko sa iyo, masusurpresa kapag dating ng araw. Kung hindi ito ang direksyon ng buhay mo, you will be surprised because, tandaan mo, hindi ka tinawag para magpakayaman. Christ never handle of money. Hindi siya humahawak sa pera. Pero ngayon, puro nakandiyan ang direksyon ng mga mangaral sa mga member nila. Puro kayamanan sa mundong ito. Puro tungkol sa material na bagay. These are carnal directions ng mga ibang mga ngaral. Our pursuit is Christ-likeness. Now, nang ang Panginoon ay naparito, He wanna restore
the image of God in us. I want to read 1 Corinthians 15:49. And just as we have become the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. So when you believe in Christ and acted as He required you, lagi kong sinasabi ito mga kapatid, kasi iba kasi ang alam ng marami kapag sumampalataya, it's just a mental belief without action. But we understood na ang pananampalataya ay agad sinusundan ng mga actions na tulad ng repent and be baptized, para sa ganun ay maborn again ka. Because kahit na sumampalataya ka, sa isip mo lang, even the demons believe. Kaya ko laging in-explain ng konti ang mga ito upang maunawaan ng mga pananampalataya na hindi yun patay na pananampalataya na walang gagawin. So, when we were born again, we attained the image of God. We lost that in Christ. So, tayo ay na-restore sa atin yun. Kaya nga, tama po yung sabi ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things have become new. Ang dami pong nangyari doon na mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. At totoo po yun. Pero, hindi po yun sa labas, but it will reflect because doon sa nangyari sa loob, yung inner man natin ay talagang may nangyari. So kung sa labas, aba, puro panlabas ang kalalabasan niyan, and it's all religiosity. Kailangan na born again kayo ng Spirit upang sa ganon ay lalabas yan unti-unti sa iyo. And nangyari po ito. Now, sabi po rito na Christ came to rescue us from that corruptible state. Holiness and righteousness can now be restored in men. Ibabalik na. And if kompleto yan, kapag tayo ay naborn again talagang anak tayo ng Diyos, wow! Parang nakikita ko ang Diyos na tuwang-tuwa kapag may isang tao na naborn again. And sabi nga, there is rejoicing in the presence of the angels of God over a sinner who repents. Bakit po? Kasi kalakot yun ng totoong kapanganakan muli ng isang tao na talagang masaya sa langit. Because imagine kapag ang isang tahanan ay nagkaroon ng bagong baby, sa pasimula ay talagang merong kaba, marami. But when the baby comes, wow, lahat ay magdiriwang sapagat meron silang bagong kapatid o kaya ay bagong anak. And likewise in heaven. But ganyan din ang kapanganakan natin sa spiritual. And we now part of that. So tingnan niyo ito mga kapatid. Tayo ay naborn again. We have attained that image of God through the work of Christ. Pero tayo ay mabubuhay pa, still in this flesh. And kailangan natin ipakita na katulad ni Kristo, He conquered the desires of this flesh. He conquered the desires of this flesh. Nais kong basahin sa inyo ang Hebrews chapter 5, beginning verse. Hebrews chapter 5 verse 7 and 8. Sabi po rito, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears. Ganito po manalangin ng Panginoon. Kalimitan. Kaya pala, iniiwanan niya ang kanyang mga alagad upang hindi maistorbo ang kanilang magtulog. So, when He prays, sabi niya, and petitions to God with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. Tandaan niyo, ang kamatayan dito is not that yung kamatayan na iniisip ng marami. He was heard because of His reverence and vision. So, dininig daw. Ibig sabihin, di namatay ang Panginoon, physically He died. Pero hindi siya nahiwalay sa Diyos. Yun po ang tinutukoy na kamatayan ng Biblia. Ang mahiwalay ka sa pinagbumula ng buhay dahil sa kasalanan, yun ay kamatayan sa Diyos. And I wanna read verse 8.
Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Tingnan niyo po, nag-struggle po ang Panginoon nung siya ay makita naman natin. Ibig sabihin nito, when he prays, he keep on praying that he would conquer the flesh, the desires of the flesh. Matindi po ang hatak ng laman sa Panginoon sa mundong ito. But he had conquered that through the help of the Holy Spirit and through that humility na ayaw na ayaw niyang magkasala kahit minsan. Kaya huwag nating maliitin ang kasalanan because that will destroy the image of guidance. Pero ang daming Kristiyano, pagkatapos na mabulagyan at hindi natutunan ang mga ito, ay bumabalik sa dating buhay sapagkat minamaliit nila ang nagagawa ng kasalanan. Hindi sila nagiging katulad ng Panginoon. You know why I want to read these verses to you? Hebrews 5 and 7. Because I want us to learn that in the prayers of Christ, talagang todo siya pagmanalangin, umiiyak siya sa Ama sa isang bagay. Ayaw niyang magkasala. Ayaw niyang magkasala. Pero tayo, dahil madali sa atin ang isang kasalanan, hindi tayo nananalangin ng ganito. And so we easily fall down. Alalahanin natin ang sabi ng Panginoon sa prayer. Na sabi niya, Father in heaven, hallowed be your name. Lead us not unto temptation, but deliver us from the evil one. See, that is Christ. And now, makita natin mga kapatid, the image of God is holiness and righteousness that was brought about by the Son. And nais ng Diablo na muli ay mawala ito sa atin by tempting us. But praise be to God. Now we understand that that is the image of God, righteousness and holiness. Restored through Christ, and we need to live na talagang ang kasalanan sa atin ay mabigat na isa na bagay. Pag hindi natin ito natututunan mga kapatid, hindi natin lang kung ano ang pursuit natin sa buhay, ay malamang magiging pabaya tayo. And there are a lot of Christians today na makikita natin, they are not pursuing Christ-likeness, they are pursuing the wealth of this world. And I tell you, that will be a wrong, result to wrong destination for them. May God touch your heart today and may He change your mind regarding this. Talaga pong kailangan natin matutunan ito para sa tamang direksyon ng ating buhay. God bless you.